Paging Dr. Gary C., please proceed to the geriatrics department. Emergency, emergency, paging Dr. C., emergency, emergency. Hello! Ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang topic natin ay medyo naiiba. Bakit naiiba? Kasi tuturuan ko po kayo na paano malalaman kung mataas ang inyong kolesterol nang walang blood test. Aba, bago yan. Gusto nyo ba? Gusto nyo ba malaman? Okay. So, meron pong tinatawag tayong, di ba, mga bad effects ng kolesterol. Ay, mga na-stroke, inatake sa puso, at kung ano-ano pa, no? Pero itong mga ito, hindi mo nakikita, di ba? Hindi mo nakikita eh. Bilang pasyente, ano ba yung nakikita ko sa isang tao? Na duda ako na mataas siguro kolesterol nito. Ito po, ituturo ko sa inyo. So, tatlo lang naman ito, napakasimple. So, ngayon, after the lecture, mamaya pwede nyong tingnan yung sarili nyo, o kaya tingnan nyo yung kasama nyo, magulang nyo, at sabihin mo, tatay, mukhang mataas ang kolesterol mo, ha? Kasi nakikita ko may ganito ka. Yan, di ba? Ang ganda. So, ito na po yon. So, ang tinuturo ko po ngayon ay yung mga warning sign. Ito yung mga warning signs, damihan natin, signs of high cholesterol. Natitingnan nyo lang sa balat. Ayan, sa balat ha, sa balat titingnan. Okay, so ito na. Unang-una, may tinatawag na santoma. Okay, Dok, ano yung santoma? Eh, hindi nyo naman, makakalimutan to, madaling tandaan eh. Parang yung lalaki, tinanong yung kaibigan niya, pare, santoma? Oh, di ba? Pare, santoma? Oh, ibig sabihin, saan tayo to toma, di ba? San toma, di ba? San toma. Ngayon, pag marami, ang tawag mo, San Tomas. May S sa dulo, San Tomas. So ngayon, ano po ba ito? Yung San Toma, o kaya San Tomas kung marami, ay makikita nyo po yan na para mga butlig dun sa kadalasan sa mga joints. Ano ba yung mga joints, di ba? Yung mga siko, tuhod, ganyan, no? O sa daliri, ganyan, no? So, nakikita yan sa joints. Nakikita rin yan minsan sa kamay. Nakikita yan sa paa. Nakikita sa likod. Saka sa puwit. Yan. Minsan sa dibdib. Pero kadalasan dito sa siko. Saka sa tuhod. Yan yung kadalasan. So, yan ay parang kulay, parang butlig. Na kulay gitna ng puti saka dilaw. At minsan parang nagiging kulay light orange. Yan, pansinin nyo, I'm sure. Yan, nakita nyo na po yan, di ba? Yan mga pinapakita ko no, sa screen. So, yan po ay tinatawag na santoma. Ngayon, yan po ay mga fat accumulation sa balat. Sa ilalim lang ng balat yan. E, yan ba'y nakakahawa? Hindi po nakakahawa yan. Maski hawakan nyo, hindi yan kakalat sa ibang parte ng katawan nyo pag kinamot nyo no, yung ibang parte. Hindi rin. So, ito po ay paiba-ibang sukat. Minsan, ang pinakamaliit niyan, yung parang kasing liit ng, paano ba sabihin natin, ulo ng pardible. O kaya, pag minalas-malas naman, kasing laki ng munggo, at yung pinakagrabe talaga, umaabot na kasing laki ng siningwelas. Minsan, kumpul-kumpul, o kaya pa isa-isa lang. So, usually, nandito yan sa siko, umaabot hanggang dito sa may braso. May makikita ka niyan sa tuhod. Akala mo sa kaluluhod, yung pala fats pala yun. So, napakasimple lang ang dahilan. Anong dahilan bakit nagkaroon ng tinatawag na San Toma o San Tomas? Dahil sa mataas ang inyong kolesterol sa dugo. Isa yan sa dahilan. Pero posible rin pala na nakikita to sa mga diabetic. Bukod sa kolesterol, mataas din ang triglyceride. Partner yan eh. Tapos, nakikita rin sa mga may hypothyroidism. So, pag may nakita kayong ganito, bakit sila mga tao may sakit na ganito? Bakit may ganun sila, mga santoma? Kasi, ito mga tao to, sila din ang kadalasan tumataas ang kanilang kolesterol sa dugo. Yan. So, pag may nakita kayong ganyan, ha? May warning na ako, ha? Ngayon, bukod dun sa nabanggit ko mga sakit, posible rin pala na epekto ng gamot. So, saan ka makita, no? May ininom ka palang gamot na ang epekto, nagka-accumulate ka ng kolesterol. O kaya nagkakaroon ka ng liver problem, yung liver mo gumagawa ng maraming kolesterol, pag nai-injured ang iyong liver,
ay nagkakaroon ka ng mataas din na cholesterol. So, ingat po tayo. So, ngayon, ang tanong, yan ba'y delikado? Hindi naman. Pero, indication yan na kung meron po kayong ganyan, mataas ang inyong cholesterol. Ang delikado, yung mataas ang cholesterol sa inyong dugo. Dahil pwedeng ito ay senyales na pwede ka magkaroon ng heart disease o problema sa puso, pagbabara sa ugat, di ba? Magkaroon ka ng stroke, heart attack, yun ang mga nagiging problema kadalasan kung mataas ang inyong cholesterol sa dugo. We're talking about the bad cholesterol. So tandaan nyo po, itong lecture ngayon ay tungkol sa warning signs na posibleng mataas ang inyong cholesterol. Iba po yung sinasabing bad effects of cholesterol. Ito po yung warning signs lang na posible mataas ang inyong cholesterol. Ngayon, anong risk ng pagkakaroon ng santoma? Wala naman. Yun nga lang, cosmetically, pag tinignan mo, pangit. May magtatanong, paano naman maalis ito? Paano natin gagamutin ito? Una, once na may santoma ka, kung ito'y nag-umpisa pa lang, kung na-correct mo kagad ang diet, nag-dieta ka, nag-exercise ka, bumaba cholesterol mo, o uminom ka ng gamot o supplement na may kinalaman sa pagpababa ng cholesterol, maaring mawala po yan kung ito'y nag-umpisa pa lang. Pero kung chronic na, ibig sabihin matagal na nandyan, maaring hindi na maalis yan. Ang habol na lang natin, wag nang dumami pa o lumala pa. Pero kung gusto nyo mawala yan, may mga paraan din. Pwedeng surgery. So may mga babanggitin ako mga step na pwedeng gawin, ha? So surgery. Yung surgery, parang kakayurin. Pero ang problema naman natin doon, may chance na magkaroon ng discoloration. Lalo na kung keloid former kayo, pwede naman kayo magkaroon ng mga keloid. Ano pang ibang ginagawang sistema? Cryosurgery, ginagamitan niya ng parang matinding lamig, no? So intense cold, freezing, parang finifreeze mo hanggang mamatay. Parang yung sa kulugo, kung paano ginagawa sa kulugo naman sinusunog. Ito baligtad, pinapalamigan mo ng todo hanggang mamatay yon o mawala. Okay, pwedeng laser surgery, pwedeng electrical needle. Ito naman ginagawa ng mga dermatologist o kaya cosmetic surgeon. Ang tawag doon, electrodesiccation. Electrodesiccation. So yan yung mga paraan para mawala yung tinatawag na santomas. Okay, ngayon, ito ba'y babalik? Unfortunately, oo. So pag siyempre, tumataas na naman cholesterol mo, andyan na naman yung kain mo na medyo nagpabaya, eh pwedeng umulit ulit yan. Okay. So ang goal natin, number one, make sure na kumain ng tama. Siyempre, yun ang palaging goal eh. So number two, kung ang diabetic kayo, o kaya sinabi ko kanina, may hypothyroidism, may mga gamot na iniinom para ma-regulate yan. Kung mapapansin nyo, yung dalawang yan, diabetes sa kayang hypothyroidism, ay mga tinatawag na endocrine problem, hormonal imbalance. Ang diabetes, hormonal imbalance din ang tawag. Kasi kailangan mo ng insulin. Ang insulin ay hormone. Ang thyroid, mapahyper, mapahypo, hormonal imbalance din. Kailangan mo ng gamot para mag-normal yung thyroid hormones nyo. Okay? So, yan dalawang problema na yan. Okay. Ngayon ang tanong, Doc, ano pa ang gagawin ko? Baka yan eh, lumaki na lumaki. Ano ba mararamdaman ko? Wala pong nararamdaman. Walang masakit. Except, minsan makati. So, makati, o kaya pag nadampian o nadiinan, masakit. Pero yung itsura niyan ay hindi magko-cause ng any pain. Wala namang masakit. Yun nga lang, cosmetically, pangit tingnan. So, kadalasan, pinapaayos sa dermatologist o sa mga surgeon. Usually, mga cosmetic or plastic surgeon gumagawa. Okay. Ngayon, so, napag-usapan na natin yung santoma. O, tandaan nyo, huwag nyo kalimutan ha. Santoma. O, san ang toma natin? Okay? Pag marami, San Thomas. So, yung pinakita ko mga image, no? Yung marami sa tuhod, San Thomas na ang tawag dyan, di ba? Pag pakunti-kunti isa-isa, San Toma. Okay. Ngayon, pag ito palang San Toma, ay nandito sa mga palibot ng mata. Dito sa mga balat sa mata. Ang iba na ang tawag, hindi na San Toma. Ang tawag diyan, santelasma. Santelasma. Pag marami, ang tawag santelasmata. Para nagkataon, no? Sa mata, eh. No? Sa mata, dito. Nakakita na ba kayo niyo mga patsi-patsi ng ganyan? Parang kung anong itsura ng taba ng baboy na hilaw. Yung medyo madilaw-dilaw.
Yan din po halos ang itsura na makikita nyo na nandito nakapatong sa ibabaw dito sa may eyelid ng tawag, you know? Nandyan. Yan din po ay halos pareho ng dahilan kung bakit ka nagkaroon ay dahil din sa cholesterol. So, dalawa na naituro ko sa inyo, ha? San Toma, okay? Yung sumunod, San Telasma. O kaya, pag marami, San Telasmata. Yan. I'm sure nakakita na kayo niyan. Hindi nyo lang alam na, ay, cholesterol palang dahilan yan. So, di ba, maganda na alam natin, di ba? Ngayon, yung treatment na to, halos pareho din dun sa sinabi kong San Toma. Okay, so yun din, yung mga binanggit kong treatment. So, ang tanong nila ganito, eh, Dok, yan ba'y delikado? Hindi rin. Yun nga lang, ang problema, pas dumami ng dumami, eh, may nakita na akong pasyente na akala mo si, alam mo ba si Robin, di ba? Hindi si Robin Padilla, Batman and Robin. Yung maskara, nakagano, no? Ito, dilaw na dilaw to, akala mo nakamaskara. So, nangyayari po yan. So, ang tawag dyan, San Telasmata. Okay, tandaan nyo po. Ngayon, ano mga disadvantage pag nagpa-opera kayo, lalo na dito sa area na to? Kung dito sa area na to, bukod doon sa sinasabi kong pwede magkaroon ng peklat, yung scar, pwede magkaroon ng discoloration. Siyempre, pag tinanggal mo yan, mag-iiba na kulay niya, hindi na pareho sa dati mong balat. Pwede pa pag dito sa mata, pag tinanggal niyan, ang mata niyo para nagiging ganyan, naluluwa, luha, yun, nakaganyan, no? Kaya may makikita kang pasyente na baka sa dami ng mga San Telasmata niya, nagpa-opera siya, lumabas ngayon yung ano niya, yung dito sa eyelid. Yan, delikado rin, no? Ngayon, ulitin ko, ito ay maaaring bumalik, lalong-lalo na kung ito ay nasa lahi ninyo. Meron tayong tinatawag na familial hypercholesterolemia. Ito po yung namamana or inherited. Na instead na pera ay pamana ng magulang, ang pinamana ay yung mga sakit. Okay? So, inherited yan. So, wala tayong magawa. So, maski na kayo rin yan o maski na dumaan ka sa surgery, posible rin na maulit. Maaring hindi doon sa lugar na kung saan inayos, kundi sa ibang parte naman. Okay? So, I'm sure naiintindihan niya yan. Ngayon, anong danger? So, binanggit na natin yung mga may San Toma, San Telasmata, San Telasma, yung mga ganyan, binanggit na natin. Ano yung danger? Kasi nga, binanggit ko na pag kayo po'y may ganyan, malaking tsansa na meron din kayong atherosclerosis. Atherosclerosis. Marami po sa inyo, di ba? Eh, nagpa-x-ray, lumabas atherosclerotic aorta. Atherosclerotic aorta. Yung sa x-ray. Nakita yung ugat na pinakamalaki para makipot. Ang tawag doon, atherosclerosis. So, pag meron ka palang ganito, ang laki ng tsansa na meron kang atherosclerosis na ang ibig sabihin, kumipot ang ugat. Kumipot. So, pag kumipot ang ugat nyo, ano mangyayari? Hihina ang pagdali ng dugo. Imagine nyo kung ang affected na ugat eh sa puso, eh di magkaroon ka ng ischemia, yung parang kinakapos ng hininga, minsan masakit ng dibdib, mga ganyan. So yun po yung danger nun. At tulad na nabanggit ko, may chances din na baka tumataas ang sugar, overweight ka, at naninigarilyo. So yun yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganito. And lastly, ito yung pangatlo, arcus senilis. Arcus senilis. Yung salitang arcus galing sa salitang arc. Art. Pagkatapos senilis parang sa salitang senile, may edad. So ito naman yung isang kondisyon na kung tinignan mo ang mata ng pasyente, yung itim ng mata ang tawag iris. Yung palibot ng mata niya doon sa itim, makikita mo para may singsing na kulay puti o kaya gray, light gray. Yan po yung tinatawag na arcus senilis. Yan po yung mga cholesterol deposit sa matagal na panahon sa kakakain nyo ng mga mamantika na iimbak dyan. Minsan, half moon lang yan kung nag-uumpisa pa lang. Kung ito yung mata na itim, no, makikita mo nakaganon lang yung parang singsing. Pero pag matagal na, aba, buo na yung singsing na yan. Yan. So, arcus senilis. Huwag kayong magalala, hindi naman nakakabulag yan. Pero kumakapal ng kumakapal, may mga pasyente ako, malayo mo palang nakikita, pansin mo kagad, ba may sing-sing sa mata, oh? Yan,
So makikita nyo po yan, tingnan nyo sa salamin, ha? So ano rin ang dahilan? Cholesterol din. So ibig kong sabihin, kung pinanood nyo tong lecture na to, aba, yung pala'y sign ng mataas ang cholesterol. So anong gagawin? Di pagpacheck tayo ng cholesterol para magkaalaman. Tapos kung nakita mo mataas, alam nyo na kung anong gagawin. Umpisa nyo na yung dieta, exercise, at kung ano-ano pa. Kung kinakailangan ng gamot, gamot. Bakit? Kasi kung sobrang taas ng inyong bad cholesterol, yung total cholesterol mo sobrang taas, intayin ba ba natin na magkaroon ka ng chest pain o atakihin ka sa puso? O kaya ma-stroke ka tsaka ka makinig sa doktor, di ba? Ngayon, may dadagdag ako. Itong arcus senilis po, kadalasan dalawang mata yan. So dalawang mata titingnan mo, pareho may parang sing-sing. Ngayon ang tanong, Dok, bakit sa isang mata meron, sa isa wala? Checkin nyo ha. Ba't yung isang mata, bakit may sing-sing siyang ganun? Arcus senilis. Pero sa kabila wala. Aba, pag ganun, pwede, posible na meron kang isang mata lang na may sing-sing, merong artery dito sa may bandang leeg, yung carotid artery, na maaring doon nakadeposit yung cholesterol. Kaya it could be an indication na may carotid artery blockage ka sa isang side lang, kung saan yung mata mismo na apektado. Diba? Ang sarap na matuto tayo, diba? O, palakpakan mo na dyan! Okay. Diba masarap? Ngayon, ang tanong, Dok, sinabi mo arcus senilis, senilis, matanda, senior citizen. Bakit ako, 40 lang ako, 30 pa lang ako, may takita ko meron akong puti. Yan ang problema. Kasi kung ikaw ay below 60 at below 50, pagpalagay na at nakita mo yung sinasabi kong sing-sing na puti, pag-check mo ng cholesterol mo, mataas, ibig sabihin yan, mataas na yung cholesterol mo, bata ka pa lang. Yan yung mga may familial hyper lipidemia na tinatawag. Mataas ang kanyang lipid. Lipid is yung cholesterol, triglyceride, bad cholesterol. Yan yung tinatawag na lipid. Kaya pag nagpa-test kayo, ang tawag nyo lipid profile. So pag nagpapa-examine kayo ng dugo, ang pinapa-examine nyo, lipid profile. Hindi yung cholesterol lang. May mga pasyente kasi, gusto ko makatipid, cholesterol lang ang pa-check natin. Useless. Bakit? Mataas ka yung cholesterol, normal yung cholesterol mo, and taas ng triglyceride mo. O kaya, normal lang cholesterol mo, pero yung bad cholesterol, hindi mo pina-check. Iba po kasi yung total cholesterol sa bad cholesterol. Siguro sa susunod yan ang ating pag-uusapan. Tuturuan ko kayong magbasa ng mga lab result ninyo ng pinakasimpleng paraan. Hindi porkit lumampas yung total cholesterol, magagamot agad tayo. Kasi kinocompute mo, ano ba yung total cholesterol, ilan bahagi yung good cholesterol saka bad cholesterol sa total cholesterol. Halimbawa, sa buong mundo, kung mas marami ang mabait, ayos lang ang masama kung mas marami yung masama. Di ba? So, yan ang ituturo ko sa susunod. Yan. Okay ba? Okay? So, dito nyo lang natutunan yan, ha? Okay. Mag-subscribe kayo. Tsaka, i-like naman ninyo para ganahan ako yung iba sa inyo. Dumadayo lang dito. Hindi man lang mag-like, hindi man lang mag-subscribe. May puna pa. Ano mga puna? Dok, ang baduy ng joke mo. Bakit? Hindi naman ikaw pinapatawa ko yung mga senior citizen na may sakit eh. Ha? Anong pakialam mo, ha? Hmm? Ha? Hmm? Kung nakita lang kita, batukan kita. Hindi, biro lang. May iba dyan, kumakapuna. Pati yung kanta ko, rinireklamo. O, tapos yung iba, Dok, ang daming commercial. Nanunod ka nga ng walang bayad, reklamo ka pa. Pakonsuelo mo na lang yung commercial. Pambili ko lang ng ano yan, ng chibog eh. Hindi, biro lang. Baka mamaya, ikala nyo... Si Dok, patay guto, mumaasa sa commercial. Hindi ho, mayaman po ako. Singa pilido ko eh. Diba? O, ano ngayon? So ngayon, itong mga tanong na posible, ha? Sinulat ko kasi mga possible tanong eh. Dok, paano nadadiagnose ng isang doktor na may arcus senilis? Actually, hindi na kailangan ng kung ano nung test yan eh. Tingnan mo lang yung mata eh. So pag tinignan ko lang yung mata, minsan habang nag-uusap kami ng pasyente, nagtataka siya bakit nakatitig lang ako sa kanya eh. Hindi naman sa nagagandaan ako eh. Panay naman senior citizen yung mga pasyente ko eh. Okay. Hindi. Pero tinitingnan ko ngayon eh. Habang nag-uusap kami, nakatitig lang ako eh. Tapos, pagtingin ko doon sa kanya mga laboratory, ang taas nga ng cholesterol. Ang taas ng bad cholesterol. So, titig lang eh.
Yan ang kagandahan, by just looking at the patient, by listening and looking, makikita mo na yung problema. Okay, so anong treatment? Siyempre, ang treatment doon sa tatlong nabanggit ko is to lower your cholesterol. Healthy diet. Siyempre, eat healthy fruits, vegetables, iwasan mga red meat, iwasan mga taba, iwasan yung mga trans fatty acid, yung mga, alam mo yung mga trans fat, yung mga galing yan sa mga chicheria, yung mga french fries. Masakit man sabihin, nung may program ako dati sa radyo, naging issue pa yan. Ang topic ko tungkol sa mga cholesterol, mga high blood. Di sabi ko, huwag kang kumain ng burger, huwag kang kumain ng mga french fries. Aba, lintik. Yung palang sponsor namin pala doon, fast food na nagbebenta ng french fries saka ng burger, cheeseburger. Di nangyari ako, pero wala akong pakialam. May health program siyempre. Alam nga, health program, lalagyan mo ng commercial na patis sa katoyo, di ba? So anyway, bukod sa health, eat properly, syempre importante yung exercise. Kayo kasi naman tamad ni, konting ganyan-ganyan. Tuturo ko yung mga, like, maski na itong music na ito, pwede diba? Oh, ganyan-ganyan lang, oh, di ba? Oh, di ba? Kailangan may konting galaw-galaw-galaw para hindi raw pumanaw, sabi, di ba? So exercise, tama na yung walking, brisk walking, konting kembot-kembot dyan ng mga 10-15 minutes every day. Parang circulation gumanda. Then bawal na alak, yung alak nako-convert din to cholesterol and triglyceride yan. Smoking, bawal na bawal po yan, okay? Ngayon, pagdating sa gamot, napakaraming gamot bibigay doctor, statins, pinofibrate at kung ano-ano pa. Just for your information, ang gamot po sa cholesterol maraming klase. Magtataka kayo bakit maraming klase, kasi iba-iba din ang action. Parang gamot sa alta presyon, maraming klase, iba-iba din ang action. Halimbawa, bibigyan ko na lang kayo ng halimbawa. Yung statins, no, alam niyo yan, yung statins, maganda naman na gamot yan, walang problema. Unless nagkaroon ng mga long-term use at nagkaroon kayo ng memory problem, nagkaroon kayo ng halimbawa pagpupulikat o kaya humina atay. No? But kasi ang hirap sa inyo, umaasa kayo sa gamot, hindi na kayo nagjejeta. Kasi kung kayo po'y nagjejeta habang umiinom ng gamot at kada kuha ng inyong laboratory test ay normal ang inyong cholesterol, pwedeng ibaba yung milligrams ng gamot nyo. Pag binaba mo, yung chances na magkaroon ka ng mga side effects, mas mababa din, di ba? Di ba? Natural. Mas mataas yung gamot, mas delikado kaysa mababa, di ba? So, umpisa nyo na mag-diet, mag-exercise, bawasan ng stress, alisin yung mga bisyo, at makakatulong na malaki yun. So ngayon, yung mga iba-ibang gamot, yung statins, number one, ang main action ng statins, ha? Ang statins, ito po ha, babasahin ko. Statin work in your liver to prevent cholesterol from forming. So ang tinutulungan ng statins sa isang tao ay yung atay. Hindi gumawa ng maraming cholesterol. Hindi po yan lisensya para lumamon ng lumamon. Kasi po, pag lumalamon, ayan, tatakaw kasi ng iba sa inyo. Pag lumamon kayo ng mga crispy pata at kung ano-ano pa, hindi po yan ang na-action ng statins. Ang na-actionan ng statins ay yung liver nyo na gumagawa ng cholesterol. Ngayon, may gamot na tinatawag na exemptive. Ito naman ay tinatawag na cholesterol absorbing inhibitor. So, ina-absorb ng bituka nyo naman yung mga cholesterol na kinakain nyo para isama na yan sa pagdumi nyo. Yan. So, yun natandaan nyo ha, absorption inhibitor. I'm sorry, ini-inhibit niya yung pag-absorb sa intestine nyo para isama na sa dumi. Ano pa yung iba? Meron fibrates, di ba? Pinofibrates yan, maganda sa triglyceride. Meron yung iba, mga omega-3 fish oil, nakakatulong din yan sa supplement. So, iba-ibang action niya mga yan. Okay? So sana nakatulong tong mga pinapayo ko sa inyo dahil importante talaga mapilit natin na may baba ang mga bad cholesterol, may taas ang good cholesterol, at ibaba din ang triglyceride. So meron tayong taas, baba. Siyempre ang good palagi dapat itaas natin. Okay? So sana po meron po ako ng bahagi sa inyo. At sa mga susunod, pag-uusapan natin yung sinabi ko kanina. Tuturuan ko kayo magbasa ng inyong mga laboratory result pagdating sa cholesterol. Ano ba yung good? Ano ba yung bad? Isasama ko na rin na i-discuss natin yung mga masamang epekto ng mataas na cholesterol. Lalong-lalo na yung bad cholesterol o yung tinatawag na low density. Yan yung LDL, low density lipoprotein. Sa mga susunod, yan ang ating pag-uusapan. Kung nasihan po kayo sa paliwanag kayo,
Kung nasayahan kayo sa paliwanag ko, please naman, thumbs up! Mag-comment kayo sa baba kung nagustuhan nyo. At the same time, subscribe, invite your friends to join us. Iba na ho yung merong kaalaman. Diba sabi nga ni the late Ernie Baron, pag walang knowledge, walang power. Panikili-kili power lang. Okay? So maraming salamat po. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!